Hello guys, welcome back to my channel. Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa panibago na namang video tutorial in Tagalog and in English version, guys. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking sikreto, guys. So, ngayon, and today, I will show you and introduce my secret video editing software in creating intro on my YouTube channel. So guys, so dito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gamit kong software para sa paggawa ng intro sa aking YouTube channel, guys. So basic lang ito para sa mga beginners. Tiyak na matututunan ninyo ito sa madaling paraan. At bago ang lahat, before anything else, so please subscribe to my videos and click the bell button to notify you in my upcoming video tutorial. So ayan, to all newbie out there, please subscribe to my channel and learn my video tutorial in easy way. And thank you guys for your support. And now, let's begin our lesson for today. So ayan na guys. So ito yung aking After Effects, yan. Adobe After Effects CS6 ang gamit ko. Bakit CS6? Kung ko yung gamit niyo, hindi yung pinakabago, yung CC. So, depende kasi yan sa system ng inyong computer, guys. So, medyo naglalag kasi sa akin yung Adobe After Effects CS6, yan. So, CC pala, CC, sorry. So, naglalag sa computer ko yung CC. So, when I'm using CC is sluggers, so it's slug and the system of my computer cannot handle the CC version. So, in my system, I will use this Adobe After Effects CS6. So, this is the minimum requirement. So, guys, so, ayan na guys, so, ito yung excuse me guys, no? So ayan guys, so pag na-download na lang After Effects nyo, CS6 o kung ano mang version ng After Effects na meron kayong na-download, so ito yung unang lalabas dyan, so pop-up menu. So ito yung pop-up menu, so this is the pop-up menu. At meron tayong recent projects, kung may nag-open na kayo ng mga projects dyan, dito lalabas yan. So, i-click nyo lang yan. At dito naman, yung tip of the day. So, pwede nyo i-skip yan, guys. So, marami kayong pwede matutunan yan sa tip of the day. Pwede nyo basahin yan. Kung kaya nyo basahin yan hanggang umabot yan ng 287 days. No? So, ayan yung mga tip. At dito naman, pwede kayong mag-open project. Click nyo lang yan. At new composition. So, tapos sa mga beginners, ito yung new composition. So, gagawa tayo ng new document. Kumbaga sa Photoshop, new document. So, this is basic lang guys. No? Para itong Photoshop, pero iba. Kung para lang itong same ng Photoshop interface. So, medyo kung nakagamit ka ng Photoshop, madali na para sa inyo unawain ng interface ng Adobe After Effects CS6. So, ito yung help and support. Yan. So, gusto nyo ng mga kapanilan. Dito na kayo magpunta. At browse and read. So, connectado ito sa ating computer. Browse and read. So, ito yung mga i-open ng project dito. So, tayo, mag-open tayo ng project, guys. Or, close. I-close nyo lang, guys. Yan. Pwede nyo dito, recent project. Click nyo lang itong mga recent project na yan. So, para sa akin, i-close lang muna natin. Yan. So, nandito na lang tayo sa ating interface ng ating CS6. So, ngayon, the After Effects interface can seem daunting to the beginner user. So, medyo nakakalito din ito sa mga bagong baguhan. So, in this lesson, you will gain an understanding of the key elements of the interface and how to work with the various application panels. So, dito sa lesson natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga panels, kung paano sila tumakbo, yan. So, yun guys.
mag-start tayo sa ating files. Yan, ito yan. Ito yung ating navigation panel. Navigation menu ang tamang dito, guys. Ngayon. So, let's understanding and working with the menus. So, mayroon siyang 9 menus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, After Effects has 9 menus on Windows and 10 on Macintosh. So, on Mac, the operating system. So, located at the top. It is located at the top of the application window. Yan. So, the combined various panels to form the interface of the program. So, ito yan, guys, no? So, some of the menu links may be familiar to you. Yan yan. So, medyo familiar na kayo. Para kayong nasa Photoshop from other application. While others may be new and unfamiliar. So, let's start with the file menu. Okay. And you can open an existing After Effects project. So, ito yan, guys, no? So, opening an existing project. So, dito yan. So, choose file menu at ina-navigate natin ang ating open project. So, dito natin, just open a project here. And then, navigate na lang yan dito sa inyong document kung saan nakalagay. So, ako, ito. Yan. So, open na lang natin yan. Just open your projects in your Photoshop. So, this project is composed of several different compositions. So, yung sa ako naman kasi, simple lang naman muna ito. Para sa mga simple. Yan. So, when you alam na After Effects, this project must be converted from version 9.0. And you open as an untitled projects, the original file will then change. So, ang ibig sabihin nito, yung kasing file na ginamit ko dyan ay luma. Ay sa ibang version. So, dito, makukonvert siya sa version na CS6. Pero yung original file ay hindi siya mababago, guys. So, ito yung pinaka-ano dito sa ating After Effects. So, hindi siya mababago. So, click lang natin to. Okay. So, at least lang yan. Ayun na siya. So, bakit walang nakalagay, guys? So, bakit walang pictures o kung ano man dito? Kasi naka-hide yan, guys. Naka-hide yung ating ginawa dyan. So, pwede yung choose file. Pag naka-open na kayo ng project, guys, so, click file ulit. Choose file and you can save it or save as. So, save as a copy. So, and press save. At pwede yung save ulit yan. Kung kayo yung nag-i-edit. So, do not close this file. So, you will need it while working to the exercise in this lesson. So, huwag na natin i-close. So, pwede yung i-close yan, pero huwag muna. Dahil, tatabangin pa natin, guys. So, I'm introducing you my software, guys. So, dito na tayo. Well, so, punta naman tayo dito sa edit menu yan. Well, edit, as in other programs, use the edit menu to copy, cut, paste, delete, and perform other editing tasks with the content of your composition. So, yan. Kita nyo naman yan, di ba, guys? Parang Photoshop na may cut, copy, diba? When working in Windows, this is where you can find the preferences dialog box. So, ganyan, guys. Tama din siyang ano. Photoshop din. At mayroon din naman tayong composition. So, what is the composition? So, the composition holds most of the commands you need to create. So, edit and manipulate compositions. Each composition has its own independent timeline and is the space where all animation occurs. From this menu, you can create new composition, adjust or preview comp settings. Yan. So, medyo mostly baka bang, guys, no? So, itong composition na ito, parang siyang document, guys, no? So, dito nyo i-edit yung mga videos nyo. Yan. So, meron din yung timeline. Nandiyan yung isi-save nyo yan sa render. Yan. RAM, save RAM, preview. So, sa ibang ano na natin yung explain. So, ngayon, introduction pa lang tayo. So, itong ngayon naman, tama din naman yung Photoshop. So, After Effects places its separate media element on its own track. So, which is called a layer.
So layer panels, yan. So you use the layer menu to create new layers and edit the properties of existing layers. So yan guys, no? So yung After Effects, yan. So yan yung layer panels, guys. So kung nakagamit ang Photoshop, alam nyo na yung ibig sabihin ng layers na. Pero kung sa mga bago yan, na hindi na na walang experience sa Photoshop, at least ko lang nalaman ng After Effects, so yung layer na yan, yan yung bawat layer o bawat object na gagawin natin sa video. So yun guys, no? So bawat yan, bawat layers, so bawat object, yun yung pinakaano dyan. So sa effect naman tayo, effect. So After Effects is basically motion graphics and compositing program. You use the effect menu to apply layer effects in the application. These effects can be anything from simple colors correction and drop shadows to more advanced operations such as chroma key, particle generation, or explosive simulations. So yan, so nakuha nyo ba yan? Nag-gets nyo ba yan? Guys, ako hindi ko nag-gets. So anything, so anyway, so yan yung aking pagkakasabi guys. So ibig sabihin ng effect, dito nyo yan, dyan daw maglalagay ng, dyan yung pipili nyo ng effects na gusto nyo sa inyong video. So nandiyan 3D channel, audio, yan, lahat ng nandiyan, nandiyan noise and gain, simulation, stylized, effects, may transition pa siya guys. So madami, malawak na yan guys. Napakalawak ng After Effects, so bago naman tayo sa animation. Animation. The animation menu contains commands that can accomplish both common animation tasks such as adding property, keyframe to create animation, and advanced tasks such as adding easing to keyframes or expression to properties to automate animation tasks. Yan. So, yun na yan guys. So, pag nag-English kasi ako, nanonong-subdigin ako kung ano ba yung pinagsasabi kong English. So, anyway, so sa animation, nandiyan yung mga commands na pwede nyong gamitin sa pag-animate dyan sa inyong video. At nandiyan din yung mga keyframes, paano gumawa ng animation. At nandiyan din yung pag-add ng keyframes, i-express yung properties o kung paano i-automate yung animation. So, yun na yun, guys. So, explain natin yan sa mga ibang part ng ating After Effects tutorial. At dito naman sa view. So, medyo na kapagod magsalita. So, you use the view menu to control the composition panel. So, from the view menu, you can zoom it and out. Open yung preview windows and set to display. So, nandiyan yan yung show ruler. Ayan yan. Ayan, di ba na wala yung ruler? So, show natin. At yun naman guides. You can hide the guides. Or show the guides. Okay. So, that's it. So, that means the view. The display properties of your composition. So, dito naman tayo sa windows. So, windows. You use the Windows menu to access the commands that control the After Effects interface. So from this menu, you can choose your word shape, workspace, and open or close the various panels on the application interface. So dito yan. Ayan, pa-inuntok natin yan. Yan, so ito yung nawawala. No? Tama din yung Photoshop preview. Yan, di ba nawala? May mawawala sa inyo. Ayan, diba? Nawala yun dito. So, nandito yan sa Windows. At ang help naman, para sa katanungan. So, the help menu gives you access to help function of After Effects. In addition to understand After Effects help command, so you can also access specific references for the keyboard shortcuts and animation presets, as well as have After Effects check from program updates. So dito yan, nandiyan yung mga katanungan nyo na gusto nyong malaman.
online. So pag na-click mo yan, pupunta nyo dun sa online, guys. So kung naka-online ang yung computer. So yun yan, guys. So kung may updates, nag-update yan ng kusa, ganun lang yan, guys. So anyway, umpisa na natin. So ito time, guys, yung ating tools panels, yan. Ito yung tools na pwede natin gamitin. Selection tool, Pen tool, Zoom tool, Rotation tool, Unified camera tool, Pandya in Anchor, Rectangle tool, Pen tool, Horizontal tool, at Brush tool, Lone Stop tool, and Eraser tool. Yan, then the brush tool na row tool, and then PowerPoint tool. So madami yan, guys. So ito naman yung sa project. Ito yung project panel. Yan. So dito nyo makikita yung composition ninyo at yung solid na ginawa yung background. At ito naman yung composition panel. So dito yung nakalagay yung ating parang documents ba siya? So document area. At ito naman compiling version 1. So just follow my best and arrow. So ito yan. So yan yan. So na-post tayo ng code. Ito yung panels. Ito yung layers panel niya. So nandito yan lahat. Yan, guys. So ito naman yung timeline niya. Yan, drag nyo lang yan. So may preset, no? May preset na lumalabas. Ito naman yung intro. Intro ng kanyang kung ano yung nasa loob ng video. At ito yung audio. So may sa audio siya. Ito naman yung preview, guys. So play nyo lang yung preview. Diba? Alisin natin yung sa show rules. So ayun, guys. Diba? Ayun, nag-present siya. Lumabas siya. Diba? Pwedeng post niya yan. Ito naman yung effects and presets. So nandiyan yan, guys, lahat. So ayun na, guys, no? So tapos na tayo ang ating introduction.